Hello guys, magandang gabi sa inyo. Sa video na ito guys, magsishare lang po ako sa inyo ng isang update tungkol sa Faucet Pay. So sa Faucet Pay guys, ngayon is may problema po sila. So ang naging problema ni Faucet Pay is nahack po ang kanilang website. So ayan. So far wala naman nangyari sa mga ano ko rito, mga naka-deposit. Ayan. So kanina, today ngayon is March 14. So ito March 14, nag-try po ako sa website na ito, Needbox. So ito siya guys, hanggang 14. So 14 po ngayon, hanggang dito siya. Ayan, sa Needbox. Nag-try ako kanina. Nakaka-receive naman siya ng payment. So, ayan nga po. Needbox. Yan po yung website. So, nakareceive ako ng 2 BTC. Dito naman sa Paid to Money Litecoin is nakareceive din po ako ng 135 LTC. So, hanggang dito po yan. Needbox. Ayan po yung date. So, date po ngayon. So, okay naman. Nakalimang payout po ako today. Okay. So, bali dito guys, ang sinasabi po ni Faucet Pay. Eto, click po natin tong deposit. Ayan. So, ito guys, security incident. Nagkaroon po sila ng problemang malaking problema to guys sa kanilang website, kasi yung kanilang website is na-hack po. So ito po yung na-hack at noon na walang pera sa kanila. Grabe ang laki guys, $600,000. So ayun po guys. Okay, basahin niyo na lang po yan guys. At sinasabi naman po ni Faucet Pay ito. Ayan. So ayan, please rest assured, Faucet Pay will cover the lost and no user will be affected from the hack. So yun po yung ina-assure sa atin ni Faucet Pay is maging kampante tayo dahil sasagutin naman daw ni Faucet Pay ang naging problema. So yun po guys, and we ask for your patience until we can re-enable deposit and withdrawals. So please do not send any fund to previous deposit addresses as they will be lost. New addresses will be generated. We are deeply sorry for the inconvenience it caused. So yun guys, siguro ito nga guys ang sinasabi ni Faucet Pay. Once na ma-okay na yung kanilang website is yung dati po nating ito, wallet address or cryptocurrencies address is babaguhin nila yan guys. So hintay lang po tayo hanggang sa matapos nila yung kanilang problema. Kasi guys, sobrang laki din ng nangyari sa kanilang company. So ito guys, ito breakdown of the hack funds. So ito ay nakuha sa BTC, kento kalaking halaga. Ayan, ang dami. So yun nga po, ang total nila is $600,000. So ayan po. Okay, so ito po yung mga na-hack na ano, yung addresses which are made by the hacker. So ito yung ginamit nilang pang-hack guys. Ayan yung mga addresses na yan. Katulad nitong BTC. Ito po yung ginamit nilang pang-hack. Hindi ako nagkakamali, yun ang pagkakaintindi ko guys. Addresses which are made by the hacker. Okay. So yun nga, so yun lang guys, yung share ko lang sa inyo na in-update ni Faucet Pay sa atin. Kasi syempre, meron din po akong account sa kanila. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina guys, huwag tayo mag-alala at humihingi naman po sila ng paumanhin. At wait lang po tayo hanggang sa ma-okay yung problema nila dahil sasagutin naman nila ang magiging problema.
So, yun guys. So, yun lamang po guys. Share ko lang po. Maraming salamat at magandang gabi ulit.